si General Retired General Gregorio Katapang, Greg Katapang Jr., ang acting chief ng Bureau of Correction. General, maganda umaga po. Hi, good morning, kabayan. Opo. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Itong inaangal ho ng may 345 na Bucor employees na mawawalan daw sila ng trabaho kapag pinatupad na ang Bureau of Corrections Act of 2013 o Republic Act number 10575 na magiging resulta ng kanilang forced separation or attrition mula sa government service. Ano po ang maaring solusyon dito, General? Oo nga po, kabayan. Yan po ang sa una sa lahat. Yan po yung mga problemang minanako lahat. Yes. Oo, tama. Opo. Kasi po, yung naging batas po yan, 2013, no, nagkaroon po ng pagkakataon itong ating mga civilian employees at saka mismong mga uniform personnel na i-take advantage ng batas na yan. Okay. Na po, from being a civilian institution, talagang pinormalize na sinasabi ito, kayo, uniform personnel kayo. Ngayon, so, lahat po nung abe, yung gusto nag-take advantage of that opportunity, wala naman po kasi kung mga civilian, bigla na lang nag-apply, tapos binigyan ng uniforme, pero sabi, within 5 years, ito yung mga requirement kasi to professionalize the Bureau of Correction. Kailangan po, unang-una, college graduate kayo. Okay, may college degree. Opo, college degree. Hindi, tapos meron kayong civil service, eligible, professional. Okay. Opo, so kung ako sa akin naman, nag-apply ako dyan, dapat po, since 2013, pinursi ko na. Kumbaga ano. Naghanda na ako. Nag-apply dyan hindi po college graduate. Pinayaga naman po. Opo, so dapat ang ginawa nila, hindi sila college graduate, alam nilang yun ang requirements, nagpilit sana silang matapos ang kanilang pag-aaral na sa kolehiyo. Opo, 2013 po. Talagang ay, 2013 pa eh. Naman po nila. Opo, eh, kaya hindi naman pwedeng sabihin natin na ihintayin ko muna yung IRR. Nasa ano na po yan. Whether may IRR o wala, kailangan college graduate ka at may civil service eligible ka. So, nangyari po kabayan, yung iba dyan, high school graduate lang. Nako. Yung iba naman na did not finish college. Binigyan pa rin po ng pag-asa ng ating gobyerno. Ngayon po, dumating na sa punto na ini-implement na po yung batas, hindi ko na po hawak yan. Batas po yan . Yes, oo. Ngayon, kung gusto po nilang baguhin yan, ang babaguhin natin yung IRR. Bibigyan lang sabihin natin, 10 years yung mga nag-apply na hindi qualified, no? Pero hindi naman pwedeng, General, hindi basta pwedeng palitan yung IRR kung lalabas ka sa batas. Opo, hindi po yun. Kapangyarihan ko po yun . Hindi. Kaya yun. Opo, wala po sa level ko po yun. Hanggang March 18, hanggang March 15 na lang, 2023, ang pagkakataon nila. Opo, pero sumusulat po kami sa ano na kung pwede magbigay na ng exam. Kasi ang exam na civil service exam na sa NCR sa March 26 pa. Okay. Medyo halanganin na po. Kaya namin, baka pwede magbigay ng special exam. No? And then yung meron pang isa pang exam na kailangan din nila para sa kanilang requirement, nire-request din namin na kung pwede ibigay na rin na mas maaga para abol sila. Pero ang kabayan, talagang apektado dito, sa totoo lang, 57. 57? Below 50, 57 po sila, yung below 50 years old. Okay. Kasi po yung remaining na 288, 50 years old and above na po sila and they have served government for 20 years. So, pwede na po silang mag-retire. Okay. Opo. Pwede na silang saka, i-retire? Opo, pwede sila po ma-retire. Kasi mahirap na pong habulin. Imagine, magkakali, hindi ka pa tapos sa college.
mag-2 years ka pa, tapos mag-CCB service ka pa. Oo. Opo, baka kakapusin po sila sa oras. Eh, sabi na, ang opinion namin, eh, i-take advantage yun na yung retirement. Yun. Baka wala pa. Kasi kung baka hindi pa kayo makatanggap ng retirement benefits, yun sa 288. Opo. Ayun. And then, nung nga po, kinausap ko rin si Chairman Nograle. Sabi ko, sir, baka pwede pa itong tulungan sila kahit pa paano. At sabi niya, General, ano mo, pwedeng personal appeal na kahit sila nang dumiretso sa CSC kasi kabahin, hindi ko po alam ang kanilang mga estado, bawat isa. Yung 345. Okay. Ito po mahihimay lahat eh. Kasi, ambawa, pinapa-extend ko sila. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Ito, sir, Rick, high school graduate lang. Eh, paano naman na, ano, kung pwede, dumiretso na po sila. Yun po ang sabi sa akin ni Chairman Nograles. At a-action na naman nila within that time period na bago sila ma-try. Ang kailangan nyo, special exam doon sa 50 years old above? O ano, below? Opo. Para makapapasa lang po, below, para maipasa lang po yung civil service eligibility. Opo. Eh, paano kung hindi naman tapos sila ng college? Eh di wala rin. Kulang din ang pagsunod nila sa requirements ng batas. Opo. Yung nga po ang yun ang malaking problema. Sinapayaan po talaga yan. Ngayon ko lang po na sa inyo na sa buwan ikaw ang inabutan. Ay humihingi pa nga ang mga empleyado ng bawas na 2 years kasi daw yun ay pandemic years. 2 years. Eh meron pong ano yung tawag natin, di ba? Mga yung hindi face to face. Tuloy-tuloy naman po ang mga ano nung panahon na yun. Nagkaroon ng po. Opo. Okay. So okay. Kaninong bola ngayon ang problema nila? Eh, lahat po. Ginawa na po namin. May sulat po kami ngayon dito. Mahirap na lang po ilabas kasi confidential. Oo. Talaga po. Anyway. Ay, ginawa po namin. Ngayon, sabi naman po ni Chairman, dumulog sila sa amin. A-action na namin as soon as possible. Pwedeng personal appeal na lang po. Kasi hindi nyo nga po alam kung ano-anong mga kaso niyan individually. Okay. Kung anong nila pagkukulang. So iparating na lang kay Chairman Nograles? Opo. Para ma-actionan? Okay. Opo. Para mabigyan po sila ng exam, kung ano, tapos mag-appeal sila, kung pwede sila, baka naman ang CSC ang mismong individually, bigyan na sila ng chance, last chance nyo na ito, tapusin nyo na yung college nyo, o tapusin nyo na yung exam nyo. Opo. Sige po, General, maraming salamat po. Thank you. Good morning. Salamat din po, bayan, sa pagkakataon. Okay. Si retired General Greg Katapang Jr., ang acting chief ng Bureau of Correction. Naabutan lang mo siya dito pero dapat noon pa umaksyon na rin ang pamunuan ng Bureau of Correction. Ang mga apektadong empleyado ay mga corrections officers mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City, ang Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan, ang Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro, San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City, madami pala no, Leyte Regional Prison Farm sa Abuyog, Leyte, Davao Prison and Penal Farm sa Davao City.